Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Ishang Lucas. Sa video natin ngayon, gagawa natin ng honest review. Itong affordable eye bag remover na nakita ko sa Shopee from Beauty Works. Kung gusto niyo malaman yung aking experience at yung aking honest thoughts about this product, please keep on watching. So, tulad ng mga nauna kong pagre-review, unahin na natin pag-usapan yung kanyang packaging. So, pag binili niyo to ng bago, meron pa siyang vacuum sealed na packaging, so makakasigurado kayo na hindi pa siya nabubuksan. At meron siyang box na ganito ang itsura. Sa packaging ng box, maganda naman yung kanyang design, yung kanyang graphics. Yun nga lang, meron akong ibang napuna na kailangan nilang i-improve. So dito sa pinakataas ng box, makita nyo dyan Beauty Works Eye Bag Remover. Sa gilid, ayan, meron ding Beauty Works Eye Bag Remover. Sa kabilang gilid, ganun din, tad-tad ng brand name. Sa kabilang side, Beauty Works pa din. Ako, walang kasawa-sawa ano, sa brand name. Tapos, meron lang dito sa kabilang side, nakasulat dito yung kanyang ingredients. Sabi niya, meron daw itong aloe vera, snail extract collagen, cucumber extract, rosehip oil, sunflower oil, blue chamomile, pumpkin seed, almond oil, jojoba oil, rose water, vitamin A, C, and E. Nakasulat dito yung kanyang benefits, remove the puffiness, and dark circles, also helps inhibit its reappearance and anti-aging. Direction, gently massage under eye area. Nakasulat dito yung 10 grams. So, napansin ko dito, sana imbis na tinadtadila ng brand name itong kanilang box, sana naglagay sila ng company information, yung batch number, manufacturing date, at sana nilagay nila dito kung FDA approved itong product na to. So, yun lang naman yung napansin ko na dapat nilang i-improve. Pag binuksan nyo yung box, makikita nyo na agad itong kanilang produkto. So yan, makikita nyo yung kanyang jar. Pangkaraniwan lang na jar, tulad ng mga nakikita natin na product sa online na rebranded. Tapos sa taas, meron na naman siyang sticker ng Beauty Works Eye Bag Remover 10 grams. Sa baba, meron lang siyang tatak na Beauty Works March 2021. Other than that, wala ka nang mababasang information sa kanyang packaging. So, wala naman din siyang seal. Kapag nakita nyo yung cream sa loob, wala na siyang seal, wala na din siyang plastic. And kapag binuksan nyo siya, alam ko meron pa tong parang cup dito. Pero tinanggal ko na kasi hindi ko naman yun na-appreciate. And yung cream, hindi naman puno, hindi na po puno itong jar na to. Hayan, halos maubos ko na siya kasi ginamit ko talaga to para may ma-review ko sa inyo. Kulay puti lang yung cream niya. Sa smell niya, may kaamoy siya na mga dati ko nang nare-review na product. Parang amoy deodorant na dati ko nang na-review. Tapos yung cream niya, kumuha ako ng konti. Yan, konti na lang nakikita. Kulay puti lang siya. Madali siyang i-apply. Hindi siya malagkit. Hindi mo kailangan itag yung skin mo para ma-apply mo siya. Lalong-lalo na dito sa ating under eye area kasi napaka-delicate talaga ng area na yan. Hindi pwedeng nadadrag yung skin natin dyan kapag nagpapahid tayo ng cream. So, kailangan kung maglalagay tayo ng under eye cream ay yung madaling ipahid para hindi na madrag yung skin natin dyan. So, ngayon, pag-usapan na natin yung naging effect nito sa akin at yung na-experience ko dito sa product na to. Nag-umpisa tayo dun sa mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. Unang-una, kung pagod kayo sa buong araw na pag-work, nakaharap kayo sa inyong laptop or sa inyong mga gadgets, talagang refreshing or talaga nakaka-relax siyang i-apply sa inyong under eyes kasi meron siyang konting-konting cooling effect. Yung cooling effect naman niya, hindi naman siya yung mahapdi sa under eyes mo na parang mahihilam yung mata mo. Saktong-sakto lang para ma-relax yung inyong eye area. Actually, nagustuhan ko siya kasi masarap siya sa feeling, talagang relaxing lalo kung patulog ka na. Tapos, namo-moisturize niya naman talaga yung aking under eyes, lalo na kung meron ako mga fine lines dito sa aking under eyes. So, namo-moisturize niya naman yun at yung kanyang pagka-moisturize ay hindi yung sobra-sobra. Meron kasi ako nagamit noon yung Mizone Snail Eye Cream na galing sa isang Korean brand na sobrang moisturizing sa mata ko to the point na parang nagkaroon ng mga maliliit na bumps dito sa aking under eye kasi sobrang moisturizing daw yun para sa akin. Ito, hindi ko naman siya naranasan doon. At yung isa sa mga nagustuhan ko dito ay napaka-affordable niya lang. Magre-range siguro yung presyo nito from 100 to 200 pesos. Meron pa nga less than 100 pesos, depende sa seller na mapagbibilhan ninyo. Hindi ko sure kung may mga fake ba nitong product na to kasi hindi naman natin makakasigurado kung original ba talaga siya or fake ba talaga siya or kung meron man talaga siyang fake kasi wala naman siya mga signs na
para malaman mo kung alin talaga yung original tulad yung mga holographic na mga seal, mga sticker, wala. Wala ka namang malalaman na ganun. So, yun lang yung mga ilan sa nagustuhan ko sa product na to. Sa mga hindi ko naman nagustuhan sa product na to, sa kanyang benefits, di ba sinasabi niya dito na nakakapag-remove daw siya ng puffiness and dark circles. Hindi ako naniniwala doon kasi pagising ko sa umaga, hindi naman nare-remove yung puffiness ng eyes ko. Puffy pa din siya and meron pa din ako dark circles. Hindi niya nalalighten yung aking under eyes. Siguro nare-relax niya lang yung feeling ng under eyes ko pero hindi talaga siya nakaka-depuff and hindi talaga siya nakaka-lighten ng under eyes. Hindi naman din nadagdagan, hindi naman din na-lessen yung bumps ko dito sa under eyes tulad niya na nasabi ko sa inyo kanina, may nagamit ako noon na nakapagpa-bumps dito sa aking under eyes. Hindi naman siya nakatulong para ma-lessen yun at hindi naman din siya nakadagdag ng bumps. So para sa akin, medyo so-so lang naman tong product na to. Talagang napansin ko mula nung ginamit ko to at habang ginagamit ko siya, ayun nga, halos maubos ko na nga siya kasi para sa review na to talagang ginamit ko siya. Ay, napansin ko habang gamit ko to, grabe, sobra-sobra talaga nagmumuta yung aking mata. Kahit yung mga katrabaho, kahit tanongin nyo sila, lagi akong pumupunta sa salamin at tinitingnan ko yung mata kong ganun kasi paragi ako naiirita. Parang laging may nakaharang sa mata ko na parang muta or parang may nakapasok na buhok. Basta naiirita yung mata ko. And malakas yung loob ko na dahil dito sa product na to. Kasi nung hindi ko pa naman to ginagamit at pagtapos ko siyang gamitin, hindi naman grabe-grabe nagmumuta yung mata ko. Pero habang gamit ko siya, parang nagmumuta ako. Ewan ko, siguro inilalagay ko dito sa under eyes ko, ay habang tulog ako, ay napupunta sa mata ko. Hindi ko lang din talaga sigurado kasi yun lang talaga yung napansin ko. Parang naging mutain talaga ako habang gamit itong product na to. So para sa akin, sa presyo niya, wala naman na din ako maireklamo kasi sobrang mura naman. Hindi na tayo talaga pwedeng mag-expect talaga ng sobra-sobrang bongga dito na parang life-changing or isa siyang milagro. So para sa akin, kung gusto niyo i-try, nasa sa inyo yan. Pero yun nga, naging effect niya sa akin. Parang naging mutain talaga ako mula nung ginamit ko to or habang ginagamit ko to. So yun lang mga friend, yung aking quick review for this nauusong Beauty Works Eye Bag Remover sa Shopee. Please like this video kung nakatulong sa inyo and comment down below kung na-try nyo na ba tong produkto na to, ano naging effect sa inyo, naging okay ba sa inyo or hindi, para yung mga taong makakapanood ng video na to mabasa yung comment niyo at makatulong tayo sa kanila. And huwag nyo na din kalimutan mga friend na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang, see you on my next one. Bye! Mwah!